Hello, hello mga ka-people. Good morning po sa lahat. Sana nakatulog kayo ng maayos kagabi. Ito pala ang inyong kusinirang probinsyana. Ito ang lulutuin ko for today. Ay, monggo. Magmonggo po tayo. Ito yung monggo pinalambot ko na po. Hayaan ko muna siyang kumulo na kumulo. Tatakpan ko siya para lumambot kasi medyo matigas pa po siya. Tingnan ko muna siya kung lumambot na po ba. Dapat kahapon ko pa ito niloto pero nalimutan ko lang po. Kasi sabi po ng matatanda mas maganda magloto tuwing Friday ng munggo. Ito pala ang isahog ko sa munggo. Dilis at saka daing. Pero konti lang po ang isahog ko. Hindi ko po yan ubusin lahat. Kukunin ko muna yung daing. Siguro konti lang adilis ang isahog ko. Itong tuyo po, nabili ko lang po sa naglalako dito. Masarap po ito, subo ko na ito. Ito yung isa sa hog ko. At itong munggo, nilagyan ko pala siya ng tubig. Kaya hayaan ko muna siyang kumulo. Bang prituhin ko po yung daing. Bago ko siya ilalagay sa munggo, piniprito ko muna siya. Para masarap po yung munggo natin at masarap din po ang kinalabasan ng daing pag kinakain po. Parang may konti siyang lutong. At magprito din po ako dito ng konting dilis. Ihalo ko din po sa munggo. Kasi itong dilis na to hindi masyadong maalat. Kaya ito yung maglalako si kuya. Ito talagang dilis ang inuuna kong bilhin. Tapos sabi niya dadagdagan na lang daw niya ng daing. Kaya yun, nakadiscount ako kay kuya. Ayun, priniprito ko na po yung dilis. Maganda po kasi prituhin itong dilis. Matustado. At pwede din po ito kahit bawang lang po nga may suka. Naku, napakasarap lalo na pag bagong prito siya. Matustado po. At super crispy talaga. Kailangan ko magprito po kayo ng dilis yung mainit pa po ang mantika at mahina lang po yung apoy para hindi po makunat at mapait po ang dilis natin. Pag medyo brown na po ganito ang color, pwede na po siyang tanggalin sa kawali. At nilagay ko lang po sa gilid ng kawali para makatulo po ang mantika. Kukuha muna pala ako dito ng pangsahog ko sa munggo na gulay. Ito pala ang munti kong hardin sa terrace namin. Sa mga paso ko lang po nilalagay yung mga itatanim ko kasi wala po kaming space. Ito yung alokbati ko. Kukuha din ako ng ilang dahon. Kasi may mga dahon na po siya. Kakatanim ko lang po nito. Marami po akong tinanim. Kaya lang, ito lang po ang nabubuhay sa alokbati na tinanim ko. Yung iba pong alokbati, namamatay po sila. Baka siguro na lunod po sa tubig tuwing umuulan. At hindi po kasi naarawan to dito. Kaya kukuha na lang ako ng konting dahon para hindi po makalbo. At ito palang tanim kong malunggay. Ito yung malunggay, siguro nga nakatatlong kuha na ako nito. Maganda talaga ang malunggay pag bagong pitas. Masustansya. Kukuha na ako ng ilang piraso. Hindi ko uubusin kay baka makalbo. Masarap kasi ang sabaw pag may gulay, lalo na ang malunggay. Yan, ganito lang karami ang kukunin ko. Pwede na po ito pang sahog. Pero sa probinsya namin, ako, hinihingi lang ito sa nanay ko. Ang dami kasing tanim ng nanay ko ng mga iba't ibang klase ng gulay. Lalo na po ang malunggay, naku, marami po siyang tanim. Masipag kasi yung nanay ko magtatanim ng mga iba't ibang klase ng gulay. At maganda din po taniman ang lupa sa probinsya, mataba po. Hindi po kagaya dito nga nabibili mo lang sa tabi-tabi or kaya nabibili mo sa Lazada. Parang hindi pa rin masyadong mataba ang lupa. Halaman din po pala ako dito sa loob ng bahay natin. Ito po yung kinakuhaan ko ng dahon. Yung loyang dilaw po yung isa at ito ang loyang puti. Maghalo din na po ako nito ng kaunti. Mabango po kasi ito sa niloloto. Kahit ilang piraso lang ang kukunin mo. Tapos ihalo nyo po. Super bango po ang niloloto nyo. Dahon ng loyang puti po ito. At yung kaninang kinuha ko loyang dilaw. Yan, pwede na po ito pang sahog sa munggo. Hinimay-himay ko na po yung malunggay at sa kalukbati. Ito na yung loyang dilaw. Medyo nalalanta na po itong dahon na to pero pwede pa po siya ihalo. At saka yung, syempre yung gulay po natin.
Masarap po kasi ang sabaw pag ganito nga isahog mo. Siyempre hindi mawala-wala po ang delis at saka tuyo. Halo ko na po dito sa kumukulong munggo at lumalambot na po siya. Grabe kasarap nito ang sabaw. Yan, masarap po ito kay Grena Gulay. Pero sa probinsya po namin guys, kung magluluto po kami ng ganito munggo, nilalagyan po namin ng gata. Masarap po ito, ginata ang munggo. Yun, hinihalo ko na pala dito yung daing. Pero yung daing po, piniprito ko muna siya. Ganon din po sa probinsya, kung magluto kami ng munggo, nilalagyan po namin ng daing. At kung mayroong delis, delis din po. Hinahalo-halo ko na po para makalat po ang lasa niya. At siyempre, bago nyo po lagyan ng asin, kailangan nyo po muna tikman. Titingnan nyo muna po kung gaano kaalat. Para kung maalat po, hindi na kayo maglalagay po ng asin. Pero pag kulang naman sa alat, siyempre lalagyan nyo po ng konting asin. Nakadepende po sa atin kung gaano kaalat ang gusto po natin. Pero para po sa akin, tamang-tama lang po. Kasi nakakasama po ang sobra. At inahalo ko na din pala yung mga gulay ko. Pero sa probinsya po namin, ang inahalo doon yung ampalaya nga dahon. Lalagyan ko pala din ng konting asin kasi medyo nakulangan po ako sa alat kasi nilalagyan ko pa po siya ng tubig. Kaya lagyan ko siya ng konting-konting asin, isang dakot lang po na asin. At hinahalong-halo ko na po para matunaw po yung mga asin. Dahil wala kaming dahon ng ampalaya kaya ito lang muna ang hinahalo ko. Mas masarap din po yung ampalayang dahon. At yung iba nga po, nilalagyan pa nila ng talong at kamatis. Padagdag po kasi ng lasa yon. Pero sa next na lang po nga magluto po ako uli. Sa ngayon po kasi hindi po ako nakalabas. Kaya yung mga sahog-sahog dito, dito ko na lang po sa bahay kinukuha. Kagaya ng dahon ng malunggay, alokbati. Sa harding ko na lang po kinuha. At saka yung mga dilis. Dati ko pa itong binili sa naglalako dito. Nag-stack po ako ng maraming delis. Masarap po kasi yung delis. Pangalo-halo po. Kahit anong klaseng gulay. Pwede po siya i-partner. Hindi po kasi ako nakalabas kanina. Medyo late na po kasi nagising. Kasi araw po ng Sabado. Kaya makapahinga po ako kasi wala pong pasok. Kasi pag Monday to Friday, busy po masyado ako. At bumili din pala ako ng chicharon. At hindi ko po inahalo sa munggo. Hiniwalay ko na lang po paglagay sa isang lagayan. Masarap kasi yon habang kumakain ka, may medyo malutong sa bibig mo. Inuksan na po ng anak ko. At tapos na din pala kaming kumain. Ito, naghanda na naman ako ng baon para sa isa kong anak, nga college. Kahit Sabado po, may pasok po siya. Kaya pinaghandaan ko na po siya ng baon. Ito pala yung baon niya sa school. Thank you po for watching.